So yun guys, yun po yung napapisa natin for today. Cartoon 1, ang laman po ito ng 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Each carton po ay marami na po itong laman. Naglalaman po ito ng 100 pieces. Ayan po, si Hi! Ano po ating mga ducklings po? Malusog na malusog. Kagaya ko na malusog din. Ayan po guys. Sobrang dami na po dito. Ayan, ay konting puti. Ito mga sabihin. Ayan po yung ating napapisa for today. Ayan po. Kapi. Kapi tayo. Kapi. Sarap ang kopi sa kwentuhan. Masarap magkapi habang nagkukwento. Ayun guys, welcome back to my YouTube channel, Itik Farming Davao. It's me once again, Leo Songkip. Pagbaguhan lang po kayo sa aking YouTube channel guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe so that pag may mga bago tayong content, no, pag may mga bago tayong content sa ating channel ay madali niyong makita, madali niyong ma-notify po. At ito po yung advantage guys. Kasi po, pag hindi po kayo nakapasubscribe sa itong channel, ay mawala po, no? Mawala po yung mga news feed dyan sa ating YouTube channel, no? Kasi po, in my experience sa YouTube channel, ay di ba, pag mapansin nyo, pag dumadaan yung mga news feed, pag hindi nyo agad na pansin, pag click nyo agad, mawala na yun. Pero pag gusto niyo pong video, mahirap pa yun hanapin eh. Pero pag nakasubscribe po kayo, yung mga pag mahilig kayo sa topic natin, pag nakasubscribe nyo itong yung ngayon na channel na yun ay pag i-browse nyo, hindi mawala na yun, makikita nyo kaagad. So, happy muna tayo, welcome to kwentuhan. Ito ang buhay ko. Bakit po ako nagbablog? Bakit po ako farmer nagbablog po? Gusto ko lang i-share po bakit po ako na nahilig po nag-vlog kahit farmer. Alam niyo po bakit po? Hindi po talaga ako vlogger, networker po ako. Kaya lang due sa mga past experience ko dati nung nag-networking ako, nami pong napaso ay lose 4 million po sa pagiging networking ko. Nag-gain ako year 2011, nag-gain po ako ng bahay tsaka lupa. Of course, may lupa, no? Yung bahay. Paano mamin yung lagyan ng pag walang lupa? So, by the way, to cut the story short, ay naka-achieve po tayo ng sasakyan, nakabahay po tayo sa Davao, through sa networking. And bumalik ulit ako. So, sa pag-networking ko, nakapundar po ako ng mga PUG, no? Mga public utility car. Year 2012. Pagbalik ako ng industry sa networking, kumikita, pero Diyos sa mga, alam niyo yung mga investment scheme, nalugi po ako noon ng almost 5 million. So marami po akong napa-invest, marami po talaga akong napa-invest na talagang naniniwala po sa akin kasi may track record po tayo sa networking. E ngayon, sa mga stress po nga nangyayari, kasabay na din yun ng nakasakit po yung wife ko, na-diagnose po ng cervical cancer last 2019, no? Stage 2 kaagad, grabe eh. Eh itong panghuli, yung 2021, 2 years po yung binuno po namin, nakapagmalisa pa din po kami before siya she died at the age of 50. And yung nakaraang
July 18, 2021. So ngayon po, ang journey sa aking buhay, talagang progressive. Sabi mo, ayaw ko lang mag-networking kasi, yun nga, lahat na kasi ng decision namin, may mga tuition fee. And sobrang stress po talaga. Pwede naman tayo mag-networking, pero situate na, yung mga investment po, except lang yung mga ganang company ha, mga investment. Pag ninyo alam talaga, huwag na talaga kayong magpasok dyan. Okay, so paano ako na-connect sa farming? 2019 also yung during sa aking pag-invest ng mga investment scheme na loss ako ng 5 million, ay doon po ako nakapag-realize na mag-farming ako. Ayun po, nag-study po ako, possibility study po, tungkol po sa pag-livestock farming, tinignan ko po yung hito, tinignan ko po yung native chicken, at saka yung tilapia, and itik. Medyo nagsabay po yung dalawang nagustuhan ko, yung itik saka tilapia. Pag nakita niyo po yung mga videos ko previous to 1 year ago, yun po yung aking farm na maliit na farm. Doon po ako nag-start nag-itikan. Nakasycle po ako ng pangatlong itikan. Nag-start po ako ng 500 hanggang naging 1,000 hanggang naging 1,500. At itong panghuli, ayan po. Ito pang huli po, ayun po yung start ko na magbablog ako kasi dami po nang na-experience from networking into investment scheme and then turn into a farmer. So yun, pag nakikita niyo po yung aking mga activities dyan sa Facebook account ko, makikita niyo po meetings everywhere, demonstration everywhere pag may mga products tayo, so mag-meeting. Ngayon, may before, pag may mga meetings po, talagang coffee shop, sa hotel, mag-presentation, sa hotel. Pero ngayon, yung office ko, pinaka-office ko po, ito na po ngayon guys. So, dinala ko po yung aking experience into social media through vlog. Ito po yung nakapagdalang, parang naka-unwind din po sa akin yung sa mga pinagdaanan ko. Nawala yung wife ko, nawala yung pinakamahal ko sa buhay. And dahil sa pagbablog po, dito ko po nag-ibuhos po yung diversity. No? Yung diversity yun po sa emotion po. Mahirap po talaga pag wala kang diversity, lalo na sa mga problema. E ngayon, sa awa ng ating may kapal, talagang binayaan, biyaya po na naging bitirano na po tayo din sa pagkapisa. At saka dumadami na po yung mga subscriber natin, dumadami na po yung nag-order sa atin, dumadami na yung naniniwala sa atin na tayo ay legit. Tayo po ay legit nagtuturo guys sa pagbablog. Sa pagbablog. Saka marami na din akong ini-encourage na yung mga buhay nyo, pwede nyong gawa ng vlog. Kasi hindi naman tayo mga artista. Pero pwede kayong maging artista through your YouTube account. Paklaro po yung ano ating content, talagang genuine po yung nilalagay natin dyan sa ating YouTube channel, ay marami pong mag-follow. Marami pong magustuhan po ng matangkilikin po ng ating mga viewers. So yun po ngayong aking buhay guys. So today, dated March 10, 2022, ay ako po'y masaya na din po sa ginagawa ko guys, kahit wala tayong tulugan guys. Ito po yung ginagawa ko araw-araw kasi dami po talagang nag-order. So yun po, so, dahil po sa pag-iitikan guys, nakapagbili na din po tayo ng, yan po yung mga nakapagpundar din tayo ng bahay. Kahit paano, nakabili na din tayo sa pag-iitikan po yun guys ha. Wala pa po, take note po, wala pa po akong sahod sa pagbablog. Nag-vlog po ako
para po makita nyo, para po sa marketing side din po. Ayan. Meron po akong Facebook account, Leosong Keep, and meron po akong page account, Duck Farming Davao. Ayan po yung nakalagay doon ng mga videos, guys, no? Meron po lahat, guys. So, yun po yung paano ko nagba-vlog, paano po ako, bakit ako na-inspire magba-vlog. Yun po yung, yun po yung nagustuhan po sa ating mga experience. Gusto ko lang i-share po sa lahat ng mga farmers na nag-itikan, na nandyan lang sa gilid, no? Nandyan lang sa farm, hindi po mahilig sa social media, ito ko ngayon, yung nakita ko po na talagang binigyan ko po ng kwento po yung ang ating pag-iitikan po. So lahat po, sa lahat po ng pro-farm dyan sa mga nag-iitik, o kahit hindi iitik, alam nyo po, hindi tayo mahilig sa social media. Mostly po, hindi po tiki. Alam ko po yun. Pero yung pinasok ko po itong larangan ng pagbablog ay I think nakatulong po sa atin. Na-lift up po yung ating moral. Lalo na sa pag-iitik. Okay? So araw-araw mo kasi yun. Yung isang client ko, yung isang kaibigan ko sa Lupon, sabi niya, sir, wala na po talaga kaming time mamawak ng cellphone. Alam niyo po bakit? Ako po ay nandiyan na kami sa araw-araw. Yung kami araw-araw sa itik. Buhay na ng itik, binabantayan namin. Paano po kami makapag-vlog? Paano namin ipakita sa madlang people na ito yung aming activity? Paano namin ipapakita na maging proud kami? Na mayroon kami ganito, mayroon kang ganito. Eh kasi hindi po kami marunong gumamit ng social media. Ayan po. So, yan po guys ang ating kwento for today. At isang po, makita niyo po yung aking activity. Itong maliit ko na space. Itong maliit ko na space, guys. Ito. Meron dito. Ito lang. Oh. Sinong naniniwala na naging global tayo? Palakpak naman dyan. So, dami na natin sa lahat sa iyo. Dami talagang nag-orders po. Kaya sabi ko po, pag mag-order din kayo sa atin, ay first come, first serve po talaga. Tulad dito. Dami pa dyan, guys. Ha, sino pong naniniwala sa liit ng sulok ng aking inikot-ikot araw-araw sa tuwing may magpapapisa? Sino pong... Kasi binigyan po natin ng value, binigyan po natin ng story yung ginagawa natin. Kahit maliit man yan, kahit nasa itikan lang po kayo, ang namoy po tayo ng ipot. Oh, araw-araw. Pero pag yan po ay love nyo, love natin, proud po tayo, magiging pong malaki po ang epekto niyan. Positive po talaga yan. Okay? Like I said before, ito po yung aking inspiration. Dito po yung sa aking farm, guys. Nilagay ko yung dati to. Okay? It's the little moments that makes life big things. So, yun. Maliit lang po na ano natin, activity, ay nakapaghatid na po natin ng malaking kaligayahan. Po. Alam niyo bakit po? Dito po ako masaya. Masaya ko pong binubuhay yung mga itik. Dito. Masaya ko pong binubuhay sila, guys, kaya malungkot din po tayo pag may mga mamamatay din po. Kaya pag kayo may itikan, guys, yung alagaan niyo talaga, guys, kasi ito ay sustainable. Pag hindi mo to patayin, ito siya. Ito. Lo. Yan. Mabubuhay to, guys. Hindi po ito nangangailangan masyado ng mga vaccination. Except lang pag may mga virus. Disinfect lang. Tsaka purga. Okay na po ito, guys. Ayan po.
Yun. Kaya nga po ako na ganito, nag-hatchery din din po ako. Meron po tayong partner na farms. Kasi due to supply and demand, ginawa ako to kasi bibihira lang po yung marunong nito po sa pag-hatch. Kung meron pa po, kung meron po nag-hatch dyan, hindi po siya gaano ka accurate pag kayo po yung mag-hatch. Masilan na po talagang, very masilan, sensitive po yung hatching. Una lang po yun ang dedication nyo po. Eto, kahit nasa bed lang, no? Bed hatching lang pong ginawa ko. Tsaka dun. Okay? Eto, maliit na incubator lang po to. Ay kaya po natin makaproduce ng 80% na ducklings. Okay? Ang iba, marunong i-combine nila, veterano sila, tsaka may kapital, bumili ng mamahaling incubator million para po pangpapisa, malaki din yun. Pero ang disadvantage, kahit mag-invest ka pa ng million na incubator para sa hatchery, mahirap din. Malamang mabinta mo din yun pag hindi ka marunong po. Ito lang po ang espasyo natin. Maliit lang po talaga, guys. Palagi itong makikita nyo sa aking mga vlog pag sa tuwing mag-hatch na po ako. Yan, maliit lang talaga, guys. Ito, bed ko. Naka-queen size. Meron yung table doon. Pero look at that, guys. Tawa po natin may kapal. Marami po tayong pinalabas. Ayan. Ito, meron pa. Ito, nakailang karton na tayo. Nakapag-ipon na tayo. Ayan, yan. Yan po. Okay? Yan, yan po. Okay? Marami pa akong karton nakahanda dito. Ito, ito. Marami pa akong karton nakahanda dito, guys. Okay? Yan po. Dito ko patulogin yung mga itik. Sabihin mo yan po. Talagang minibless tayo ni Lord kasi totoo po tayo na nagtuturo ng pag-iitik. Okay? Kasi po yung tinuturo natin, guys, it's genuine. Talagang hindi mo yun mahahanap po sa ibang vlogger na nagpapisa ka na, farmer ka na, tapos nag-vlog ka na. Kung meron mang ganun, guys, ano yun, tawag dyan, connection lang yun, no? Meron silang itikan tapos binablog nila. E tayo po na nagdumaan tayo ng kahirap-hirap na dinaanan po ng buhay at naging networking po tayo, networker tayo. Naging po ako, until now, naging operator po din ako ng POG po dito sa Davao City, no? Kaso lang, mahal ng gasolina ngayon. Hintay ko po yung fuel subsidy tsaka yung contracting program po dito sa LTFRB. Hopefully po makapagbigay din tayo ng mga trabaho doon sa mga tao. Okay, by the way, ang gala ko po by the coming days, meron tayong malaking farm o mga laborat, mga hatchery na malalaki para yung mga tao na walang trabaho, bibigyan po natin ng trabaho. Saka umakasawa rin po tayo sa YouTube channel natin. Ngayon, hindi pa talaga tayo nakapagsahod ng ating channel. Okay? Sometimes matawag dyan, medyo ma-discourage na tayo sa pagbablog. Pero nang dahil po sa inyo, guys, mabasa ko lang yung po comment nyo. Idol, Sir Leo, ang galing mo. Malaki po yung parang malaki po talaga yung inspiration po, guys. Mabuhay uli yung natutulog kong panghihina ko, guys, dahil sa inyo. So, guys, ano ba? So, yun lang po siguro sa ating kwento for today. Ang kwento po ng aking buhay. Part po kayo sa aking journey po. Lalo na pag nakasubscribe kayo sa mga baguhan po. Ituturo ko talaga, guys, yung mga sikreto dito sa ating YouTube channel. Dito sa ating channel, wala na akong sikreto, guys. Nakikita nyo po yung pag-iitikan. Tsaka gusto nyo mag-order, guys, comment lang ko kayo sa ating comment box section dyan sa ating
YouTube channel sa kakusul. If gusto niyo mag-member po, okay, kapag gusto niyo mag-member, mas maganda mag-member kayo para may mapansin niyo kaagad, mapansin ko kayo kaagad pag nag-member tayo. Yun po yung ano natin. Yun po yung siyempre, nagbayad ho kayo sa ating YouTube channel. Tutorial po yun eh. Okay, so shout out Patch TV Vlog. California po to guys. So babayan yun yung channel. Saka yung ni Unida Mindis channel. Maganda din yun. So babayan nyo po yun guys. Nakilikin nyo po yung channel niya guys. Maganda din nyo po yun. Okay. So yun. So makita-kita tayo sa susunod kong video guys. Doon sa farm. Kasi i-develop natin yung mga farm sa pag-iitikan guys. Titingnan natin. So makikita nyo po sa mga episode 1, episode 2, episode 3 hanggang episode sa walang dolong episode. So makita nyo po yung progress po. Okay? So this is me once again, Lee Songkip sa 85W. Please subscribe. Thank you and God bless po.